Heto na ang kinakatakutan ng China ayon sa title na ating panonoorin ngayon mula kay Pinoy Mystery Channel. Mga kapatid, no? Siyempre, baka hindi ka pa nakakapag-subscribe sa kanya, no? Baka ikaw na lang ang hindi pa nakakapag-subscribe. Siyempre, nakalagay po ang link sa ibaba. At kung subscriber ka na ni PMC at nakakapanood ka rin dito sa ating mga reaction video, mga tol, siyempre, huwag mo rin kalimutan mag-subscribe. Pakicheck mo na lang, baka di ka pa nakapag-subscribe, no? At click mo na rin ang notification bell sa tabi nun para nanonotify ka kapag nag-a-upload tayo ng mga bagong reaction video, commentary sa iba't ibang mga balita, issue, topic na pinag-uusapan, mga nagte-trending ngayon, mga tol. So wag na natin patagalin pa. Total, wala na rin naman tayong hinihintay na. Panoorin na natin to, mga tol. Bansang China, pangalawa sa pinakamalagong ekonomiya sa buong mundo. Nangunguna sa kontinente ng Asya, malakas ang impluensya sa mga pamanuan, matindi ang kapit sa maraming negosyo. Inuugnay ang yaman ng buong bansa sa kaliwat kanang paggawa ng mga nagtataasang gusali na kumikita ng trilyong-trilyong dolyares. Siguradong magugulat ka sa malalaman mo na ang real estate sa China ay nagsimula ng bumagsak at marahil kasunod nito ang ekonomiya. Nako. Mayroong mga naniniwala at marami din namang naghihinala. Ang tanong, totoo ba? China ghost cities. Ito yung mga pinatayo nilang building eh. Walang naninirahan eh. Marami ang nagtataka kung papaano naging maunlad ang bansa. Nagsimula ito nang binuksan ng Partido Komunista ang lupain sa Kalakalan. Dinagsa ito ng mga taga-kanluran upang sumali sa pag-asenso. Mga taong 1970s nung nagsimulang makipagkompetensya ang bansa sa malalakas na ekonomiya. Maraming paggawaan ang umusbong sa kung saan-saan. Yeah. Hinikayat ng pamahalaan ang lahat ng mamamayan. Maraming taga-probinsya ang lumuwas upang maghanap ng trabaho. Yung mga skilled worker at professionals ay binigyan ng libreng apartment at tirahan. Minsan 2-bedroom na mayroong maliit na kusina, kubeta at ano-ano pa. Siyempre, naingganyo ang taong bayan. Bibigyan ka na ng trabaho, pati pabahay ay libre. Datapwat na sa pangalan ito ng gobyerno, pwede nilang bilihin kung makakaipon dahil noong 1980, mura lang ang mga kondo sa China. Marami ang yumaman at nakapagpundar ng kanya-kanyang mga ari-arian. Naiahon ang mahihirap at halos kalahati ng buong populasyon ay nakakyat sa middle class. Kung meron man akong kabibiliban, mga tol, sa mga incheck, is yung galing nila, no, sa pagpapaikot ng pera. Yung mindset nila, mga kapatid, no? Kaya tignan mo, kahit dito sa Pilipinas, mga tol, kung sino yung mga nasa mga bilyonaryo, billionaire status, millionaire status, 'di ba? Karamihan sa kanila, mga kapatid, 'di ba? Nasa dugong incheck, 'di ba? Dito, Henry C. Dati no, nung buhay pa si Henry C, siya pinakamayaman dito sa Pilipinas. Ngayon kasi nahati-hati na eh. Pero tignan mo, ngayon, do, pinakamayaman ngayon si Manny Villar. Pero yung mga sumunod, puro mga incheck pa rin eh, 'di ba? Puro mga incheck pa rin ng lahi eh. Tingnan nyo na lang yung listahan. Tingnan nyo listahan, pinakamayaman sa buong Pilipinas. Hindi naman maluho, pero hindi naghihirap. Katamtaman lang. May mga trabaho, may mga tirahan, at may sapat na pagkain. Makikita mula sa statista noong taong 1980, sa isang bilyong populasyon sa bansa, sobra lang sa 5 milyon ang naninirahan sa ilang lungsod ng Beijing. Tapos, dumoble ito noong taong 2010. Hanggang sa sumunod na taon, 20 milyon ang inilaki. Kumpara sa siyudad ng Maynila, na halos 2 milyon ang naninirahan noon. Ito ay dahil sa dami ng trabaho nung sumabog ang tinaguriang China brand na kumalat sa buong mundo. China brand. Mapasalaruan sa kagamitan at damit, sa kasangkapan, parte ng electronics, kahit pagkain ay puro gawa ng mga incheck.
nagkaroon ng production boom sa bansa at hindi naubusan ng mga trabahador. Pero sa dinami-dami ng mga tao sa syudad, siyempre kailangan ng mga nito ng pagkain. Kaya itinaguyod ng pamahalaan ang maraming programa upang tulungan ang mga magsasaka. Daang-daang sasakyan at makinarya gawa sa kanluran ang pinadala sa probinsya. Habang umaasenso ang mga nasa syudad at lungsod, lumaki ang produksyon ng pagkain. Tone-toneladang bigas at gulay ang binabiyahe. Wow. Nagkaroon ng agricultural boom. Kumita ang mga sakahan sa pagunlad ng mga pabrika. Mm-hmm. Balanse ang pag-asenso sa maraming sektor. Sa makatuwid, ang pag-asenso ng isa ay sinusundan ng iba. Wow. Nakinabang ang mga taga-probinsya sa pagunlad ng mga taga-syudad. Pero may isa itong malaking problema na kailangang bigyan ng solusyon. Pagpasok ng taong 1990s, nakita ng mga negosyante ang malaking kwarta sa property sector. Siyempre nga naman, ilang milyon ng tao ang tanong. Saan sila titira? Isa sa mga nakapuna ng oportunidad ay si Huey Kayan, ang inchik na nagtatag ng kumpanyang Evergrande noong taong 1997. Ito ang pinakamalaking real estate company sa buong bansa noon. Sobrang laki nito na nagkaroon ng 1,000 proyekto, daan-daang high-rise at libo-libong apartment ang ipinagawa sa maraming syudad at lungsod upang matugunan ang problema ng madla. Yaman. Halos lahat ng sektor sa bansa ay umasenso. Mapa sa probinsya o mapa sa syudad, maraming yumaman at naging bilyonaryo. Ang ganda, ang galing nung ano, yung pag-asenso ng syudad, nadadamay kahit yung mga probinsya. Unlike dito sa atin mga tol, maliit na bansa na nga tayo eh. Pero dahil din talaga sa korupsyon mga tol, kikita nyo yung pag-asenso ng isang mayaman, talagang siya lang yung aasenso mga tol, no? Yung syudad na dating aasenso dapat, biglang naghirap kasi nagdatingan dito yung mga taga-probinsya kasi nandirito ang opportunity. Masyado naman tayong napuno dito sa Manila mga kapatid, no? Nagkaroon na mabigat na traffic, di ba? Kasi nga hindi nadadama yung probinsya eh, sa pag-progress ng syudad eh. Magkaiba yung rate ng sahod sa probinsya saka sa Manila, pero iisa pa rin naman ang presyo ng mga bilihin, 'di ba? So nahihirapan sila mga tol, no? Kung di natin alam mga tol kung ano talaga nasa pinaka problema eh, basta ang alam ko nagpapatupad 'yan mga tol. Dumami ang trabaho sa construction. Kumita ang mga nagbebenta ng materyales, nagkaroon ng ilang kontrata ang mga enhinyero at arkitekto, umasenso ang mga rentahan na makinarya. Siyempre, malaki ang kinita ng gobyerno sa buwis, bayad sa permits, bayad sa lupa, sa mga pinapatong na kondisyones ng mga komunista. Naakit din ang mga dayuhang investors mula sa Amerika, sa Europa, pati sa Asia. Dahil sa trilyon-trilyong kita ng Made in China. Made in China. Yung mga building, oh. Paano nagsimula ang pagbagsak? Ayan na. Pagpasok ng taong 2000, 2,000,000 ang kinita ng Evergrande. Siyempre, yung mga dumikit sa real estate ay nanamasa rin. Siguradong mabubulabog ang iyong pagkatao sa maririnig mo na kung sa Pilipinas ang empleyado ng mga kumpanya sa construction ay mga 4-5 milyong katao lang. Sa China, sobra sa 100,000,000. Ganyan kaasenso ang real estate doon. Kaya marami ang gumaya at nagtayo ng kani-kanilang mga firm o mga kumpanya at umutang sa bangko upang magsimula ng kanilang negosyo. Nagusbungan ang mga bagong hardware suppliers, bagong factory franchise, bagong paggawaan, bagong rentahan ng mga makinarya, bagong grupo ng mga arkitekto at enhinyero. Dumami ang law firm, pati mga nasa probinsya, kasali sa boom. Nagsimula ang mga ito ng mga utang ng bilyong-bilyong yuan pampuhunan sa negosyo. Taong 2010, ayon sa The Guardian, nanalampasan ng China ang Japan sa pagiging pangalawang pinakamalaking ekonomiya sa buong mundo. Wow.
Taong 2013, pinahayag sa Council on Foreign Relations ang simula ng malaking Belt and Road Initiative ng China upang palawakin ang ekonomiya ng bansa. Taong 2017, sinabi sa Financial Times na ang may-ari ng Evergrande na si Hui Kaiyan ang naging pinakamayamang tao sa buong China. Tuloy-tuloy ang pagunlad, walang tigil ang asenso, hanggang sa pinutakti ito ng garapalang korupsyon. Yun lang. Mula sa pinakaibaba hanggang sa itaas, mayroong katiwalian. Yun talaga magbabagsak sa isang bansa, no? Korupsyon, mga tol. Yan ang nakikita natin na number one problem dito sa ating bansa, mga kapatid, no? Mula sa taas, sa baba, sa gitna, talagang merong korupsyon, di ba? Kahit sa mga negosyante, mga tol, pinapahirapan pa yung pag-unlad ng ekonomiya natin. Yung mga nag-hoard ng mga mga products, di ba? Bigas at iba pang mga produkto. Talagang isa yan talaga. Number one yan sa magbabagsak talaga ng bansa. Kasi imbis pakinabangan ng lahat, panapakinabangan lang ng iilan. May suhol ang munisipyo sa mga negosyanteng gustong magtayo ng bagong pag-awan. May bayaran kung sino ang makakakuha ng malalaking kontrata. Mm-hmm. May kotong ang otoridad kung magbibigay ito ng proteksyon. Kinurakot ang mga pondo ng kumpanya at ninakaw ng palihim ang kita sa buwis. Naku. Hanggang sa unti-unting lumihis ang takbo ng ekonomiya, imbis na sa pag-unlad ng bansa, naging pagyaman ng mga agahaman. Mm-hmm. Walang naglakas loob na magsumbong para hindi matigil ang kupitan. Naging ambisyoso rin ang mga komunista sa kapangyarihan nung hinigpitan ito ang kapit sa Hong Kong, nang agaw ng ilang isla sa South China Sea at nagbanta sa Taiwan na sasakupin ang bayan. Gahaman, subalit ang ambisyon ay nag-backfire. Paano ito nangyari? Lumubog ang Evergrande. Dahil sa ginawa ng mga komunista, maraming negosyante ang umalis sa China, hindi lamang yung mga mula sa kanluran, pati mga bilyonaryong inchik sa bansa ay lumisan. Dahil dito, lumiit ang presyo ng shares, bumagsak ang stocks, nawala ng tiwala ang taong bayan sa sektor. At ang resulta, nangaunti ang pondo ng Evergrande at nadamay ang ibang real estate firm. Humina ang benta ng mga condominiums. Nalugi ang Evergrande at nagmistulang mga ghost towns ang ilang daang bakanteng apartments. Bumagsak ang mga proyekto at hindi nabayaran ang mga kontrata. Upang maisalba ang kumpanya, nagbenta ng mga assets o material na ari-arian ng Evergrande para makabayad sa utang. Pero naubos ang pera dahil sa malaking atraso nito sa mga investors. Taong 2022, binalita ng AP News na ang utang ng Evergrande ay umabot na sa 340 bilyong dolyares. Ang pinakamalaking liability ng isang kumpanya sa kasaysayan ng mundo. Buwan ng Agosto taong 2023, nagsumiti ng bankruptcy protection ng Evergrande sa Estados Unidos, panangga sa mga gustong magdemanda. Dahil sa pagbagsak ng sektor, damay ang sobra sa 100,000,000 mga empleyado, kasama ang mga pamilya nito. Mm-hmm. Damay din ang agrikultura sa probinsya dahil sa kaunti na lang ang bibili ng aanihin. Ibig sabihin, kailangan nilang ibagsak ang presyo ng ani. Damay din ang mga hardware stores dahil wala nang bibili ng materyales. Damay din ang mga pag-awaan at mga pabrika dahil wala nang trabaho ang mga tao. Damay din ang mga rentahan ng makinarya gamit sa konstruksyon. Damay din ang samahan ng mga arkitekto at engineero dahil wala nang proyekto. Biruin mo yung pinakamayaman, no? Pinakamalunlad dun sa bansa nila dahil sa korupsyon, mga tol, unti-unting bumagsak. Marami ang naniniwala na sa susunod na mga taon, ilang daang milyon pa ang mawawalan ng pagkakakitaan. Ito ang pinaniniwalaang simula ng pagbagsak ng ekonomiya ng China. Hindi man ito mangyari sa isang iglap, pero kung magtutuloy, masasaksihan ang isa sa pinakamalaking krisis ng isang bansa sa ating kasaysayan. Sa kasalukuyan, minamanmanan ng ibang bansa ang nagaganap ngayon sa China upang makapaganda ang mga ito kung babagsak ang pangalawa sa pinakamalaking ekonomiya sa daigdig. Marahil sa hinaharap, umaasa ang marami na maaabswelto ng mga komunista ang pagsisid ng mga real estate firms kagaya ng Evergrande sa malalim na tubig upang makaiwas sa malawakang kusot. Anong aral ang mapupulot dito? Walang masama kung darating ang pag-asenso sa buhay
sa makatuwid, mabuti ito para sa marami, para sa lahat. Subalit kung ang kaunlaran ay aabusuhin at ang minimiti ay maging ambisyong walang paki, hindi mabuting kinabukasan ang hiiral. Magkusay, imbis na maghirang ito, ay maaring ang lahat ay maghirap. Yung pagiging mayabang ng China, mga tol, no? Mayabang naman talaga sila eh. Kung titignan mo pa lang sa mga ugali nila, di ba? Na hindi yung isang incheck, ha? hindi yan ang tinutukoy natin, mga tol. Yung ipinapakita nila ngayon sa pangmamaliit, sa pangbubuli, sa mga maliliit na bansa, di ba? Mga tol, yung pang-aagaw ng mga teritoryo. Eto, kapag dumating ang panahon na bumagsak sila, mga tol, talagang ewan ko na lang kung saan sila pupulutin, di ba? So tulad nga nung sinabi ni Pinoy Mystery Channel, no? Basta hindi naman yung wala kang paki sa iba. Wala namang problema yung pag-asenso eh. Basta wala ka natatapakang iba at saka yung pagiging ganid mo, yung pagiging gahaman mo. Gusto mo sa'yo lahat. Wala, darating ang panahon ni isa walang matitira sa'yo. Kasi nga gusto mo lahat eh. O nga darating panahon wala talagang matitira sa'yo. Ika nga nila, the bigger they are, the harder they fall. Buksan mo ang iyong isip. Ganda na, no? The bigger they are, the harder they fall, no? So anong masasabi ninyo, mga kapatid, dito sa video na panood natin, panibagong kaalaman, history at knowledge na naman ang nating nasaksihan at napanood, natunghayan mula rito sa channel ni Pinoy Mystery Channel, mga kapatid. Yan, huwag niyong kakalimutan na subscribe kayo sa kanyang YouTube channel. At kung bago ka pa lamang dito at gusto mo yung mga ganitong klaseng reaction video, mga tol, huwag mo nga kalimutan mag-subscribe. Comment ka rin sa baba kung anong masasabi mo rito at ano ang iyong komento, ano ang iyong opinion. Alright, so maraming salamat, mga tol. Hanggang sa muli. Ako nga pala si Shobaldi. Peace out.